Dahil gusto nyong malaman kung paano nagsimula, paano nagtapos ang kwento ko, ang acne story ko. Meanwhile, actually, this is the bravest thing na ginagawa ng mga taong nagkaroon ng ganoong estado ng mukha. Kasi syempre, di ba parang parang nakakaya. To be honest, ang tagal-tagal ko nang pinag-isipan to, tong gawin. Na yun nga, i-post. Yung una, gusto ko i-post sa Facebook yung sobrang dami kong tigyawa. Tapos hanggang sa ngayon, nawala na. Pero, mas okay yata na video na lang. So, yun. Nagsimula yung pimples ko, November. November siya ng 2017. And siguro natapos siya ng mga October na ng 2018. Diba? Ang tagal-tagal kong nag-move on muna bago ko siya i-vlog. So yun. Nagsimula siya November nga, 'di ba? November pa ulit. Yeah. November, so paisa-isa siya, paisa-isa. Alam niyo kung bakit siya dumami? Syempre hindi niyo alam. Lumami siya kasi hinawakan ko. Nang hinawakan hanggang sa nag-spread yung germs. So, yun. Kumalat siya. Nagtabi-tabi. Group. The boat is sinking. Ganon. Nice. So, nagdidikit-dikit na sila hanggang sa hindi na sila na-control. Stop! Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Dumami sila, nanganak sila ng nanganak. Wow! So yun. Yun ang number one na dapat nyong tandaan. Pag may tigyawat kayo, huwag nyong nahawakan. At huwag nyong pipisain. Kasi doon nagsisimula din siguro. So yun. So, ang isa pa, hindi na ako pumapasok dati ng school. Yes. Alam niyo na mga kaibigat ko. Hindi na ako pumapasok ng school kasi depressed na po ako. Totoo yun. Hindi ko na gustong mailawan yung mukha ko. Itong kwarto ko dati, madilim to. Nasira yung ilaw, hindi ko talaga siya pinalitan dati. Kasi wala. Tsaka lang nagiging good yung pakiramdam ko pag walang ilaw, pag sobrang dilim. Kaya parang aswang dati talaga. Totoo. So yun, minsan pupuntan pa ako ng mga klase ko dito sa bahay. Tapos kunwari masakit yung ganito ko, masakit yung ganito. Pero totoo, hindi talaga. Ayoko lang talagang pumasok kasi. Pag pumapasok kasi ako sa school, napakadaming comments, napakadaming opinions, and sobrang daming suggestions na parang ganito. Yung isang teacher ko, sabihin niya na, Hana, ganito yung gamitin mo kasi ganito yung nagpagaling sa kapatid ko, ganito yung nagpagaling sa anak ko. So yun, ako naman yung syunga. Ako naman yung tungang. Na syempre susundin ko eh, sabi, gumaling yung kapatid niya dahil dito, baka yun na rin ang magpapagaling sa akin, ganon. A few inches later. Wala. Ginamit ko na lahat, iginudmud ko na sa mukha ko. Lumala yung mukha ko. Na imbis mabawasan, nag-triple pati. So, yun. Ngayon, may suggest na naman yung isa. So, yun. I-push ko na naman. Gagayain ko na naman kasi nga gumaling na naman daw. So, yun ang pagkakamali ko. Baby, you look happier, you do, my friend. Hindi ako nag-stick to one. Sa product. Hindi ako nag-stick to one sa isang product na umabot ata. Every week na ako nagpapalit na nag-i-explore. And yun dapat ang hindi
gawin ng isang taong nasa pakikipaglaban sa mga pimples. Dapat iabot nyo ng 2 to 3 weeks siguro. O parang ganun. Oo, kailangan mo munang i-stick to one yung sa yung mukha mo sa isang product. Kasi kung magsusunod-sunod, parang mabibigla naman ata yung mukha mo dun. Kasi, di ba? Parang, dapat, i-try mo muna yon if hihiyang sa mukha mo. And kung papansin mo naman na hindi siya nakakatulong, hindi siya nakakapagaling talaga, tsaka mo papalitan ng ibang product. Kasi, lalo talagang masisira yung mukha mo. Kasi ganun. Guys, ganun yung nangyari sa mukha ko. And then, yun. Sa next vlog ko, ikikwento ko, ipapakita ko kung ano yung product na, yung pinaka isang product na nakatulong sa akin. Kasi to be honest, siguro sa halos 10 produkto na yung ginamit ko, pero wala nangyari. So, next vlog, tatanggalin ko na rin yung mga papulbo-pulbo dyan. Ipapakita ko yung real situation, real estate ng face ko. Yeah. So, yan. Thank you po sa mga nanood. And watch out my next vlog.